Mga kapuso, alam niyo po ba na hindi lang pala kanin ang pwedeng iluto sa rice cooker? Pati po ulam, merienda at kahit dessert, kayang-kayang gawin sa pamamagitan nito. Alamin ko paano sa balitang hatid ni Mark Salazar. Si Mami Patricia halos di na raw gumagamit ng kalan dahil ang mga niluluto niyang pagkain halos lahat gawang rice cooker. Ang paborito nilang adobo, mas madali raw kung lutong rice cooker. Pinaghalo-halo lang ang mga karaniwang sahog at saka iniwan sa loob ng 30 minuto. I pull the plug and it will continue to cook. And if you cook it today, please eat it tomorrow because it tastes better the next day. Like, I would cook at night and serve it in the morning. Bilang nanay ng lima at food scientist, natutunan na rin niyang maglugaw at magsangag sa rice cooker. Heto ang isa pa niyang specialty, ang Humba a la rice cooker. Pinrito muna ang baboy. Nilagyan ng pulang asukal. At saka pinakuluan kasama ang ilang pang pampalasa. Paglipat ko sa condominium, I had to learn how to do shortcut work and I didn't have a stove. At heto na! Ang chicken adobo at ang pork humba. Kung merienda naman ang hanap, pwede rin gawin yan sa rice cooker. Ang mac and cheese na lulutuin ni Chef Paul. Pinalambot muna ang pasta sa chicken broth. Pag okay na, ihalo ang gatas at keso. Haluin ang hindi dumikit sa lutuan. At sa loob lang ng halos 20 minuto, pwede nang lantakan. Sa almusal naman, pwedeng subukan ang vegetable frittata o tortang itlog na kayang-kayang lutuin. Igisa ang bawang kasama ang ibang gulay, ibuhos ang itlog at saka iwan hanggang sa maluto. Sa loob ng halos 15 minuto, heto na ang iyong healthy almusal. Tata? Sanay raw si Chef Paul sa mga kasangkapan sa malaking kusina ng kanilang bakery. First time nga niya magluto sa rice cooker, pero pwedeng-pwede naman daw pala. Ang restriction niya lang is, unlike sa apoy, kasi nakikita mo yung apoy, nakikita mo kung gano'ng kainit, yun lang sa rice cooker, siguro kailangan mo ng konting familiarity sa init niya. At dessert baka mo, pwede na rin mag-bake nang walang oven. Gaya na lang ng rice cooker cheesecake. Pinaghalo-halo lang ang mga ingredients hanggang lumapot at saka niluto sa rice cooker. Kailangan lang ng iba yung pagtansya at pasensya dahil iba-iba ang cooking capacity ng bawat rice cooker. Sa konting creativity at diskarte, gamit ang rice cooker, makakagawa ng iba't ibang putahe. Mark Salazar, GMA News.